Oh, bes, sure ko lang. Sinaing na tulingan ba ang hanap mo? Ay, tamang-tama, bes. Para sa iyo ang video na to. Kung isa kang taga Batangas, malamang paborito mo ito, ang sinaing na tulingan. So, paano nga ba gawin? So, ang una, bumili ka ng tulingan sa palengke. Tapos, alam mo ba ang pinakasikreto nito? Ayan, iikot-ikot mo doon sa may buntot niya kasi alam mo, bes, Makati yan. Oo, Makati. Kaya kailangan dapat alisin mo yung sa may buntot. Iikot-ikot mo siya na parang ganyan, ganyan. Saka mo siya hihilain para maalis yung buntot niya na Makati. Ewan ko ba, basta nakikita ko yan doon sa tatay ko noon noong buhay pa siya. Yung iba daw, nakakalason daw yung tulingan na yun pag hindi mo daw inalis. Hindi ko lang alam, bes, kung totoo. Basta nakikita ko lang at nakaugalian lang, kaya inaalis ko na rin. At siya nga pala, mga bes, pag nagsisinaing pala ako ng tulingan, nilalagyan ko siya ng yobab. Yobab na liyempo yan, bes. Pakuluin mo muna yung liyempo, tapos, ayan, palabasin mo yung mantika ng konti. Kailangan magiging golden brown pa yan. Bago mo ilagay yung luya saka sibuyas. Kailangan maging golden brown din ng kaunti yung bawang saka sibuyas para mag-combine yung mga aroma niya doon sa may yobab. Then ilagay mo na yung tulingan. Ipaibabaw mo siya, bes. Huwag sa ilalim para hindi siya maduro. Ganon. Tapos naglalagay ako ng fresh na kamyas. Pwede rin naman maglagay ka yung kamyas na tuyot. Eh kaso nga lang dito sa bayan ng Pangasinan, ay bibihira o wala kang makikita na tuyot na kamyas. Halos makikita mo dito yung fresh na kamyas. Kaya ang ginamit natin yung fresh na kamyas. Tapos maglagay ka ng sili na green and then yung mainit na tubig na kaagad para agad kumulo. Kailangan palalambutin mo yan ng mga 30 minutes, bes. 30 minutes. Oo, narinig mo, bes. 30 minutes dahil nga para lumabas talaga yung pinakakatas nung yoba, katas nung kamyas. At para na rin para lumambot yung tulingan, bes. Mas masarap pag malambot yung tulingan. Ganon. Tapos hindi lang yan yung niluto natin, bes. Siyempre kailangan may gulay. Gulay is life. Siya nga pala, bes, may nabasa akong comment doon sa niluto ko nung isang araw na patola. Ang sabi niya doon sa comment, yung niluto ko daw ay upo, hindi daw patola. So heto, bes, binidyohan ko na tong patola, bes, para makita mo, ayan, patola na native at saka patola na layas. Ewan ko ba bakit tinawag na layas itong binabalatan ko na to. So heto pala, bes, ang sinahog ko dito sa gulay ay yung tulingan. Dahil medyo marami-rami nga yung binili ko na tulingan, kaya nagprito ako yan ang pansasawag natin sa gulay. So ang una, mag-isa ka muna ng bawang saka sibuyas, tapos mag-add ka rin ng bagoong. Kung wala kang bagoong, bes, pwede rin naman patis o kaya asin na lang, ganon. Pero ako, mas masarap pag may bagoong or ginamos. Tapos add ka rin ng kalahating cubes. Bahala ka na kung anong cubes na ilalagay mo. Add mo na rin yung pinirito mo kanina na tulingan, then ilagay mo na rin yung patola pag kumulo na yung sabaw. Tapos isama mo na rin yung saluyot, bes. Oo, pinakapaborito ko rin yung saluyot. Kasi nga nakakapagpataas ng hemoglobin yan, bes, dahil isa akong dialysis patient. At hindi lang yung, bes, nag-add rin ako ng dahon ng malunggay para another nutrient boost. Saka mo pakukuluin lang yan at palalambutin ng mga 10 minutes lang siguro kasi nga madaling lumambot yung patola saka mga gulay. Ayan, pag medyo nakita mo na malambot na ay pwede mo na yung iahon sa kahirapan. O, puro na naman ahon. Si Ate Bes, ayan na siya, bes, ang ating ulam for today's video. Kung nag-iisip ka ng uulamin nyo at wala ka ng maisip, abay, ipalo mo na lang ang aking fades, bes. Dahil marami kang idea dyan at maraming iba-ibang klaseng ulam para sa tanghalian. So, ayun lang, bes. Share ko lang. Ingat. God bless. Bye!